Hello mga anak, welcome back to my channel. Sa oras na to, dako naman tayo sa Kabanata 9, mga kinaharap sa bayan. Kung mapapansin yung mga anak, hindi na natin babasahin ang kabanata, kundi ipapaliwanag na natin kung ano ang pinakamahalagang pangyayari sa kabanatang iyon. Dako muna tayo sa mga tauhan dito. Una, nandito si Padre Damaso, Tia Isabel, Maria Clara, Padre Sibila, at ang matandang pari. Ang tanong, ano nga ba ang mga pangyayari sa Kabanata 9 na pinamagatang mga kinaharap sa bayan? Anak, pag sinabi nating mga kinaharap sa bayan, ito yung mga maaring mangyari. So ngayon, pag-uusapan natin mga. Pag sinabi nating mga, direkta na tayo, may dalawang pangyayari. So, unahin natin, ang unang pangyayari ay sa bahay ni Kapitan Tiago at ang ikalawa ay sa bahay o dumalaw doon sa bahay ng matandang pari. Ibig sabihin, may dalawang pag-uusap sa dalawang ito. May dalawa ito, anak. Ang una, let's say, sabihin na natin na ito ay sa bahay. Kaninong bahay, mga anak? Ni Kapitan Tiago. Yan. Ang ikalawa ay doon sa matandang pari na may sakit. Ayan. So, ibig sabihin, may dalawang usapin. Isa, dalawa. Ngayon, unahin muna natin sa bahay ni Kapitan Tiago. Ano nga ba ang mga pangyayari? Okay, ang magtiya, si Tia Isabel at si Maria Clara ay bumaba kasi pupunta sila sa kumbento. Ayan, bakit sila pupunta sa kumbento? Kasi mga anak, kung natatandaan nyo, si Maria Clara ay namalagi ng 7 taon sa kumbento, samantalang si Ibarra ay nag-aral sa Europa. Ngayon, ito na daw yung pagkakataon para ang lahat ng gamit ni Maria Clara ay kunin na sa kumbento. Ngayon, ito naman si Maria Clara, syempre, tuwang-tuwa. Ito ay sa desisyon ni Kapitan Tiago. Eh, pagbaba nila ng hagdanan, nasa lubong nila si Padre Damaso. Si Padre Damaso na galit na galit. Bakit siya kaya galit na galit? Hindi maintindihan ang kanyang mukha, hindi mailarawan. Nagtanong siya dito, ang sabi niya, saan kayo pupunta? Okay? Sumagot ang dalawa ng masaya. Pupunta daw sila sa kumbento nga at kukunin na ang gamit kasi hindi na mamalagi doon si Maria Clara. Ngayon, nung narinig ni Padre Damaso, ang sabi niya, tingnan natin kung sino ang makapangyarihan at masusunod. So, inisip na lang, hindi gaanong narinig ng magtiya ang sinabi, kaya inisip na lang ng magtiya na baka nagkakabisado lang ito para sa, o paghahanda para sa misa. Tuloy-tuloy itong dalawa papuntang kumbento, samantalang ito naman si Padre Damaso, aba tuloy-tuloy din siyang pumasok sa bahay ni Kapitan Tiago na akala mo pagmamay-ari niya. Nang nakita ni Kapitan Tiago si Padre Damaso, nahihintakutan siya o takot na takot, hindi maintindihan, no? Kaya hindi niya tuloy maintindihan kung magmamano siya sa pari o hindi. Ang problema, nung mag-akmang magmano na siya, hindi tinanggap, no? Sabi niya, pumunta ka sa tanggapan. So, itong bahay na to, let's say dito ang tanggapan. Yan, mag-usap daw silang dalawa. Ngayon, habang sila'y nag-uusap, kung ano-ano ang sinasabi ni Padre Damaso, sabi niya, o isa sa mga sinabi niya, sa susunod na magdidesisyon ka, matuto kang sumangguni. No? Ibig sabihin, sa lahat ng desisyon ni Kapitan Tiago, kailangan ipaalam muna kay Padre Damaso. Tapos, ang nangyari dito, sabi ni Padre Damaso, nasabi ko na sa'yo ang dapat mong malaman. No? So, parang nagbabanta si Padre Damaso. Alam mo ba ang ginawa ni Kapitan Tiago? Okay, pumunta si Kapitan Tiago, halimbawa ito yung silid ng mga santo.
'Di ba? Kung matatandaan nyo, nag-utos si Kapitan Tiago na magsindi ng kandila si Maria Clara para sa maluwalhating pagdating ni Ibarra sa San Diego. Alam mo, ginawa niya, pumunta siya sa silid na yon. Yung sinindihan na kandila ni Maria Clara ay pinagpapatay niya. Ang tanong, bakit kaya niya pinagpapatay? Ano ang ibig ipahiwatig na kilos ni Kapitan Tiago doon sa kanyang ginawa? Eh, matapos lang ang usapan nila, Padre Damaso, ganun ang kanyang ginawa. Sa palagay niyo, anak, bakit? Tama, kasi kaya ganun, simula sa araw na to, si Kapitan Tiago ay susunod, kusang susunod, kung ano ang sasabihin ni Padre Damaso. Dako naman tayo ngayon sa ikalawang bagay o yung pinag-uusapan. Matapos ang misa ni Padre Sibila, agad siyang dumirekta sa kumbento. Kaninong kumbento? Ng mga Domenico. So, nandito yung matandang pari. So, dito, nandito ang matandang pari na may sakit, no? Na malapit ng mamatay. So, anong ginawa niya? Dinalaw niya ang isang matandang pari para ipaalam dito ang tungkol sa alitan nina Crisostomo Ibarra at Padre Damaso. Nung narinig niya, aba, namangha ang matandang pari at di makapaniwala. Ang sabi ng paring Sibila na ito, paano kung si Crisostomo Ibarra ay magiging kalaban nila? Sabi ng matandang may sakit, hindi kailanman magiging kalaban si Crisostomo Ibarra sapagkat ito daw ay ikakasal o nakatakdang ikasal kay Maria Clara. O bakit ganun ang isip ng matandang pari? Kasi mga anak, si Maria Clara ay ang kanyang ama-amahan na si Kapitan Tiago. Diba sunod-sunuran ito sa mga praile? Ngayon, iginiit pa rin ni Padre Sibila na, paano nga kung papakinggan magiging kalaban si Crisostomo Ibarra at papakinggan ng pamahalaan ang mga kalaban? Alam mo, sumagot din ang pari, kung mangyayari yan, maaring mawawala sa kanila ang korporasyon. Alam mo, napakahalaga sa kanilang ng korporasyon. Takot silang mawala ito, mga anak. Alam mo bakit? Kasi sa loob nito, maraming pera, no? Kasi ang korporasyon ay isang samahan ng mga praile. O sino-sino yung mga praile na yun? E di syempre, sina Padre Damaso, lahat-lahat ng mga praile nagkakaisa. Okay? Halimbawa, bakit ayaw nilang mawala? Kasi kapag nag-utos sila na itaas ang buwis, ayan, sa palagay nyo ba ang mga mamamayan may magagawa? Siyempre, wala. Kapag tinaas ang buwis, sino ang makikinabang? Tama, ang korporasyon ng mga praile. Kaya nga ang nangyari sa mga mamamayan, anak, no? Wala silang kalayaan. Bakit wala silang kalayaan? Kasi lahat ng mga desisyon ay nasa korporasyon nila. At bawal kang lumabag. Kasi pag lumabag ka, yari ka sa kanila. Bakit? Sila ang may kapangyarihan, mga anak, eh. Kaya naman, ang sabi ng matandang pari dito na isa lang ang magiging way nito para hindi mawala daw sa kanilang korporasyon. Ano yung way? Yung mga pagkakamali daw nila, kailangan itatama. Kasi baka daw matulad sila sa nangyari doon sa, saan sila? Nangyari doon sa Europa. Ano bang nangyari doon sa Europa? Maaring ito yung mga tiwali, no? Na napunta sa bayan ng San Diego. Takot sila. Kaya yon. So, dahil doon, naghari ang katahimikan sa dalawang paring ito. Pagkatapos na maibalita ni Padre Sibila ang hindi ginawang pagsusumbong, no? Kasi ang ginawa kasi, itong si Teniente Guevara, di ba nagkaroon sila ng alitan ni Padre Damaso. Tapos, sabi ni Padre Damaso doon sa isang pagtitipon, di ba? Kung maalala nyo, di sige, isumbong mo kay Kapitan General. Tapos ito naman si Teniente, hindi pa rin nagsumbong. Pero kahit hindi nagsumbong ang Teniente Guevara sa Kapitan
General, nagawa pa rin na malaman ng Kapitan General ang ginawang pagpapahukay ni Padre Damaso. Kaya siya nalipat sa ibang bayan. Okay? Naintindihan? Okay, sa kabanatang ito mga anak, dalawa lang ang mga pangyayari sa bahay ni Kapitan Tiago at sa kumbento ng Dominico. No? Na kung saan? Saan ba ito makikita? Saan? Ito ay sa Puerta de Isabel 2. Okay. Naintindihan mga anak? Ito. Hanggang sa muli at huwag sanang bumitaw para sa susunod pa nating dapat na matutunan tungkol sa Noli Metangere. Thank you!